Pasko na rin, na po. Sige, bigyan natin kayo ng awiting pamasko mula kay Miss Nora Honor. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interest ng affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat, kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office.
Yan, hope na enjoy po ninyo yung kantang yan. Kung may nangyayari, talagang may mga pangyayari na kung minsan pagka nangyari na hindi mo inaasahan, nagpa-flashback sa iyong sarili yung pangyayari na merong ikinatutuwa ang aking kapartner, no? Tandem Biggie, no? Na maganda na sana, smooth na sana, mamaya may malalaglag, yan. Yan daw po ang aking, ano, yan po daw ang aking trademark, ano? Pangit na trademark ba yun? Pero hindi, nakakapagpasaya naman. Alam po ba ninyo na masarap yung kahit sa munting ngiti o pagtawa ng isang tao, ang puso nyo po ay mapupuno din ng katuwaan. Ano po? Kasi may mga pangyayaring ganyan sa bahay namin, yung tao na parang maraming problema, ano? Bigla na lamang meron siyang ginawa na ikinagulat ko. Halimbawa, tumantua siya sa pagkagulat, ako po natutuwa doon. Kasi minsan lang ako makarinig ng mga halakhak na nagmumula sa mga mahal ko sa buhay. Kasi minsan-minsan lang po kami magkatagpo-tagpo sa bahay, sa totoo lang. Mahirap din pala, ano po. Kung ang mag-asawa pala, nagsimulang mag-asawa, nagtumira sa kanilang sariling tahanan, sila lang dalawa ay magkakabungguan, magkikita, kakain sa loob ng bahay. Ngayon, unti-unti, lumalaki ang pamilya, nagkakaroon ng mga anghel sa tahanan, no? Ngayon, mga kapiling ninyo, yung mga anghel na yan, kung ilan man yan, katulad namin, dalawa lang dapat ng aming anghel sa bahay. Kaya lang, nag-try hard ako, no? Na makaapat. Kasi yan po yung aking wish. So, natupad naman yung aking wish na yan na magkaroon, dalawa. At saka syempre, pagka naghihingi kayo, kailangan yung sigurado po yung hinihingi nyo. Sabi ko, dalawang lalaki, dalawang babae, awa ng Diyos, nakuha ko po yan at pinagkaloob sa akin. Po. Ngayon, dadalawa lang po sila, ayaw ng aking asawa, no, na madagdagan. Bigla nagkwento eh. Pero, ang nangyari po dyan, sabi ko, basta, nag-try hard ako, nag-pray ako, kailangan makaapat ako. Ay, nakaapat naman po ako, nadagdagan ng isang lalaki at isang babae uli. Malalayo ang pagitan, pero malalaki na rin po sila. Ngayon, ang punto ng aking kwentong ito, kung kayong mag-asawa po ay nagsimula na kayo ay dadalawa lang, dumadating pala yung panahon na kayo rin ay babalik doon sa kayo ay kayo lang uli. Dabalik kayo sa kayong dalawa lang uli. Kaya katulad nung nag-asawa, humiwalay, nagkaroon ng sariling buhay. Ayan, unti-unti. No, o kaya naman, nagkatrabaho na. Nabawasan na yung tao, mga anak, nabawasan na. Nagkatrabaho, kung magkita na lang kayo gabi. Kung minsan, aalis siya, sila, wala, hindi mo na makikita. Lalo na kung ikaw naman ay magigising ng medyo tanghali na, bandang alas 7, wala na naman yung mga tao. Kami na naman dalawang magtititigan ng aking only one. Ano po? So, ganyan pala yung nangyayari sa bating buhay. Kaya, kung po kayo mag-aasawa at kayo po ay nagsumpaan sa harap ng altar, ano po? Meron kasi kung nakita dito no? Nagtatanong siya sa Facebook, si ang aking naging partner po sa business, si Sir Rad, ano po? Sabi niya, anong mangyayari kung sa point na hindi na kayo nagkakaintindihan talaga, ano ang dapat gawin? Sasagutin kita kung ikaw ay nakakapanood man, ano po? Kung talagang nagmamahalan kayo, gagawa at gagawa kayo ng paraan para masolve ang inyong problema na nang magkaayos kayong dalawa. Yan po yung aking sagot sa iyo, ha? Mr. Rad Tribunsay. So, gagawa at gagawa ka ng paraan para magkaayos kayo. Hindi mo pababayaan kung mahal mo ito. Maliban na lang kung merong change of feelings na nangyayari dyan sa iyo o sa kabila. So, pagka ibig sabihin yan, meron kang ibang minamahal. At ginagawa mo lang na punto, ginagawa mo lang excuse yung salita lang ano na nung to, ha? Not particularly ikaw yung tinutukoy ko, kundi doon sa mga taong ganun ang mga pakiramdam. Baka mamaya, ang ginagawa lang po nila ay naggagawa lang sila ng excuse para maibaling nila ng malaya ang kanilang ano, na meron silang dahilan na bumaling sa iba. Sabihin, ay, hindi na kami magkasundo, pero hindi po ako naniniwala dyan. Kung kayo po ay nagsumpaan, nagmahalan, at kayo talagang nagmamahalan, gagawin niyo at gagawin ang paraan upang kayo ay magkasundo. Pati ang mga anak ninyo, involved yan. Gagawin nila ang paraan para magkasundo ang mga magulang. Ano po? Kung nakikita nila na talagang sila, ganoon talaga sila ka sa kanila. Intimate ng kanilang pagmamahalan na hindi pwedeng sinusundan po nito yung batas ng Panginoon doon sa sinumpaan sa kasalan.
till death do us part. Yan po yan, sinusundan po yan yan. Through thick and thin, in health and sickness, yan po yan, yung till death do we part. Yan po yan. Yan yung hangganan ng paghihiwalay ng isang tao. Yan po yung ating nakamulatan. So, yan yung pinaglalaban ng relihiyon ng Katoliko. Till death do they part. Hindi yung, hindi lang kayo nagkasundo ngayon, hindi na kayo gumawa ng paraan, naghiwalay na kayo, annulment. Naghiwalay na kayo, ano ba yung tawag doon sa isa? Yung nagpapa, yung usong-uso sa ibang bansa? Ano po ba yun? Yung nagse-separate sila talaga, yung patapos, after a month, nagpakasal na sa iba, ano ba ang tawag doon, ma'am? Biglang ganun, humihingi ng saklolo eh. So, hindi annulment. Dito sa atin uso yung annulment. Pero yung divorce, ayan. Salamat po. Ayan. Nasa dulo ng dila, kaya lang hindi ko humabasa, hindi ko mailawit yung dila ako para basahin, ano? Kasi medyo malabo na rin. Pero yan po yun yun, na hindi sa atin uso yan, yung divorce. Sa iba, oo. Pero kung kayo po, eh, kasalukuyan pa lang na, ano, kasi may mga na-encounter din po ako na mga nagsasama sila, tapos may anak na, magkakaanak na, hindi pa rin sila nagpapakasal, nandun sila sa time na nag-aaral-aral pa lang sila. Pero sana, ang ginagawa po ninyo, bago kayo tuluyang pumasok, ano po, sa isang relasyon, siguraduhin po ninyo ang inyong sarili, go or not go. Ayan. Hiwalay ka agad. Para hindi na yung sasabihin mong, sayang, nagkamali ako. Ayan. Kasi ganyan po talaga. Merong 10 years of relationship, tapos after a month of marriage, separate na. Ganun, may nangyari ako. Mayroon akong kakilalang ganyan. Hanggang sa tulong-tulong talaga nga, after a month lang ng kasal nila, kinasal sa simbahan, Bongaysius. Tapos, nakahiwalay na sila. Ayan na, wala na, separate ways na. So, mag-time check po tayo. Nasusundan ng magandang awiting pamasko ng ating paboritong superstar. Alauna, 33 ng hapon. At para sa inyo, ang musika ng Christmas. Para sa inyo. Pasko, parang kailan lang na andyan. Pasko, ano nga bang iyong dala? Pasko, sana ako'y maalala. Isang taon na halos nang ikaw ay iraos, mayroon bang pagbabago sa pagdating mo dito? Bawat tao'y nagdiwang, bata ay may paggalang, pati langit ay nakisama sa pagdiwang ng Pasko. At isang pirasong peras, ngunit tunay na halap, pag-ibig na matilap, sana'y maging ganap sa araw na ito. Pasko, handirian ka na naman. Pasko, parang kailan lang na Pasko, sa
Ayan, ako, ang saya. Pasko, sana ako'y inyong maalala. Kay Mirinda, kay Virgie, nandyan po sila sa Jeddah. Si Sonia Mira, kumusta na kayong lahat dyan? At dyan sa Canada, Vilma Lumabas. Ayan. Alisin muna natin yung auntie para. Okay. Vilma Lumabas, si Ruth. Ayan. Si Russell, ha? Puro muscle na yung nakita ko. Totoo ba yun? Baka mamaya kinabitan lang niya ng ano, ha? Computerized yan. Pero sana, ganyan na nga talaga siya, ha? Okay? Masayang-masaya si Russell dyan sa Canada. At kami naman, okay lang. Nangumusta si Mirinda. Nagka-chat kami ng bahagya, no? Okay naman, Mirinda. Okay kami. Sana laging okay dyan. At mapalad, bihira ang mga tao, no? Na may bihira ang mga amo, no? Ating mga ano, over ano OFW po siya, no? Bihira ang mga bossing na mababait. Sana hanggang doon. Huwag lang nating pagsasamantalahan ang kabaitan nila. Lagay lang tayo sa tama, ha? Kasi mahirap yung tayo ay ano ba 'yan? Makainisan, 'di ba? Alam naman natin, wala tayo sa ating sariling bansa. So, another song. Ito pala, tingnan natin ang The Event. Ano po? Makita natin. Sabayan ang ating paboritong awitin. That's What Friends Are For. Aking panganay, si Angel, at ang aking bunsong apo sa kanya, si Winder, si President Babes Infestan, ayan, at ang kanyang mga kasama, ayan. Malaking pasasalamat ko sa kanila sapagkat nabawasan ang aming mga burdens. Sila yung gumawa ng sila ang nag-prepare dyan sa Exodus Bill, ano, ng mga inihahanda nila, ayan, kasama ang kanyang mga directors, board members, ayan, at ang mga officers, napakababait nila. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. Ayan, yan pong ano, yung pong malaking ano sa itaas, sa likod, tarpaulin, galing po yan sa Maximum Corporation, ano, maraming salamat, Attorney Hans Bulos at kay Tita Annie Villeno. Gayun din sa aking kapartner dyan, si Miss Lerma Mendoza. Yan sila, mag-ina. Si Tintin na nag-video ng programa. Hindi pa namin nakikita. Si Miss Lerma Mendoza, yan, ang aking friend, no? 2009, nagsimula ang aming friendship. Nagkasama sa business. Okay, masaya. Nakarating ako ng Bicol. Sa amin pong ikalimang anibersaryo ni partner Vicky Custodio ay napagkaisahan namin ng mga senior citizen ang aming pasayahin. Ayan po sila. Aming pianista, yung si Kuya Rolly, yan. Ang presidente ng senior citizen sa barangay San Vicente, okay? Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me.
Nagkaroon din po kami diyan ng maliit na medical ano, nag pre blood pressure check-up at saka sugar test na po. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do. Yan. Napakasaya ng pakiramdam namin kahit na pagod ano po sapagkat na nangyari yung aming pinangarap na event ni Tandem Vicky. Yan. Wala yung video ng ano ng pagkanta no. Ano, dadating din 'yan. At siyempre natutuwa kami sapagkat ang mga senior citizen ano po, alam po ba ninyo ang tema ng aming Tandem Mel and Vicky at Five, ano po, ang tema po niyan ay sila naman. Ayan. Kasi yung mga senior citizen, ano po, napapabayaan na po yan ng mga kasambahay. Minsan, hindi napapansin. Ano po, lalo na kung medyo talagang hindi na sila nakakakilos, hindi na sila nakakagawa. Ano po, kaya kung minsan, pakiramdam tuloy ng mga senyora at senyor ng mga tahanan na yan, eh, akala nila ay wala nang nagmamahal sa kanila. Pero, pagpasensyahan po natin dahil talagang ganyan po ang mga matatanda. Ano po? Kaya sa halip na nagsuggest si Tandem, no, si partner Vicky, ng feeding for the street children, ay sabi ko, bakit hindi naman ang mga senior? Kaya po yung mga senior na yan, kung ano po ninyo, meron naman pong nag-invite sa amin para mag-MC, ano po, para sa kanilang programa, eh nakakatuwa po. Maraming salamat. Hindi po magiging posible ang programang iyan, ano po, ng Tandem, kung hindi po sa suporta, no, ng ating mga kaibigan dyan. Sino-sino ba yan? Si Congressman Joe Duwabit, nagpadala po iyan ng mga gamot na naipamahagi po namin sa mga senior citizen. Ang Maximum Products Health Products Corporation, ayan, nagpadala sila ng pagbati at ang ating isinugo, ang ating mga kaibigan si Lerma, no, at naghandog siya ng pre-BP at saka ng sugar test. So, meron pang nagbibidyo, ayan si Miss Tintin na hindi nakakanta. Iniintay ko sana ang kantahin niya yung Sway. Alam niyo paboritong paborito kayong sayaw na yan eh. Kahit hindi ako magaling sumayaw, hindi marunong sumayaw, nakaka-indak po yan. Marinig niyo lang yung simulang-simula ng Sway na yan. Magandang-maganda na. So, isa uling awitin para Pamasko. Meron pa tayo diyang isa, no? Okay, para sa inyo. Sundan na lang uli natin. Next time yung mga next Friday, hanap ulit tayo ng mga may papakita natin tungkol doon sa mga senior citizen. Ano po? Magsama-sama at magkaisa na makinig ng misa. Pasko'y sumapit na. Sambahing may ligaya ang hari ng gloria. Sambahing may ligaya ang hari ng gloria. Pasko'y sumapit na, tayo ay magsaya. Pasko'y sumapit na, halina't magsimba. Tayo ay dumalangin, sana ay makamtan. Buhay na masagana at kapayapaan. Ating pasalamatan ang Diyos na may lalang sa anumang biyaya na ating nakamtan. Ang Pasko ay biyaya ng Diyos na may likha. Pagmamahal sa kapwa, ating isa diwa. Ang Pasko ay biyaya. Ang Pasko ay biyaya.
pagmamahal sa kapwa, ating isa-diwa, ating pasalamatan, ang Diyos na may lalang. Sa anumang biyaya na ating hakamtan, ang Pasko ay biyaya. Tayo'y magsama-sama at magkaisa na makinig ng misa. Pasko'y sumapit na, sambahing may ligaya, ang Hari ng Gloria. Sambahing may ligaya, ang Hari ng Gloria. Pasko'y sumapit na, tayo ay magsaya. Pasko'y sumapit na, halina't at magsimba. Impossible dream, no? Pinapalis mo naman ako, Alin. Joke lang. Ayan. Alam nyo, impossible dream. Walang pong imposible sa Diyos. At kung kayo po ay may pangarap na gusto ninyong matupad, kayo po eh, gawin nyo na lang po yan. Trabahuin ninyo. Kasi po, kung puro panaginip, pangarap, plano ang inyong gagawin, at walang action, hindi po magkakaroon ng katuparan. Siyempre, sasamahan ninyo ng napakaraming dasal. No? So, kaming dalawa, sasabi ko, lucky girl kami talaga. So, isang lucky girl na kanta dyan. Yung ating kantang, lucky girl. Hanapin natin. Hanapin natin yan. Yung hanapin natin. Okay. Thank you.
Okay, lucky girl. Ayan, tinuturing kong napakalucky ko sa lahat ng bagay. Lalo na for having like someone like my only one. Ano po? Talagang lucky ako, sabi nga nila. Kasi minsan, maghanap ka ng ano, no? Maswerte na sa 1,000, merong isang best. Sabihin na natin, isa siya sa mga best na yan. Isa siya sa 1,000 best. Nako, 1,000 ha. Dapat nga, 1 million eh. So, yan po. Yan ang ating pinag-iisi. Narinig ko yun. Ayan. Kaya, para po sa inyong lahat yan. At doon sa mga nakakaroon ng mga magagandang kapalaran sa pag-ibig, you know? Congratulations sa inyo. Ito, batiin po natin itong aking isang na-meet kanina diyan sa bus, no? Si Ann Olgado, 21 years old lang siya. Ayan. Nag-apply siya sa trabaho, no? Good luck sa iyo. Gayun din, hindi ko nakuha ang pangalan ng kanyang mga parents, ano po, pero siya ay taga roon sa Cagayan Valley. So, Olgado family sa Cagayan Valley, magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayong inihandog na isang kanta uli para sa inyo, Nagmamahal, mula sa ating superstar. Thank you.
Palapit na po ng palapit ang ating oras. Ano po? At syempre, panahon na para magpaalam. Eh, ayoko pa yatang umalis ah. Hindi. Pero andyan na ang ating musika. Maraming marami pong salamat sa inyong pagtitiyagang pagsamahan ako dito. Launa hanggang alas dos. Ito po ang inyong lingkod, Madam Butterfly. Hanggang sa susunod na Biyernes, samahan po ninyo ako, no? Diyan lang kayo sa inyong mga bahay at dito naman ako. Pag Biyernes lang naman po yan, no? Alauna hanggang alas dos. So, hanggang sa susunod na muli, hindi ko na doon sa mga taong tumulong sa amin sa event, ano po, Tandem Mel and Vicky at 5. Maraming salamat po, Mayor Jerry Calderon ng Angono Rizal, sa Kapitan Philip Wang, ano po, ang aming barangay, Captain Philip Pascua Wang. Maraming salamat. Sa ating kaibigan, ABC Chairman Oscar Lito Boy, si Kenya ng Bilibiran, at Kapitan Tiburcio Mesa ng Lunsad, kung saan nakisayo kami sa Santa Ursula nila. Maraming pong salamat. Hanggang sa susunod na muli, paalam! It's time to say adieu. It's time to say goodbye. It's time to say goodbye.